Makakausap niyo po si Willie Roca. And Idol, nirereklamo niya yung ginawang pag-upload ng kawani ng barangay ng kanyang paghingi ng tawad kay Kapitan Idol sa loob po ng barangay. Dahil po, pag-post po nito ni Willie Roca sa social media laban kay Kapitan Idol, na minumura po nitong ating complainant na si Willie Roca. Ito pong si Kapitan. Barangay 348, ako po si Willie Roca, namingi ng kapatawaran kay Kagawad Rowena dahil po doon sa pinos ko sa Facebook. Tapos puso po akong humingi ng tawad. Ganun din po kay Kagawad Marlene Telles. Humingi rin po ako sa inyo ng taos puso ng kapatawaran sa aking mga pitos. Ganun din po sa ating binong Chairman M. Garcia. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyo. Tapos puso po akong humingi ng kapatawaran sa inyo. Mr. Willie Roca, magandang hapon. Magandang hapon po, Idol. Reklamo niyo po yung ginang pag-upload ng barangay doon sa paghingi niyo ng tawag kay Kapitan. So ayaw niyo po sana ma-upload yun? Opo. Nangingi po ako ng kapatawaran sa kanila nung gabi na po. Dahil dalawang beses po nila akong pinatawag. Alas dos po ng hapon. Tapos pinagabihan din po ng alas 8 ng gabi. Okay, nung hapon po, nagkaintindihan na kami ni Chairman at ni Kagawad Rue. Kagawad Marlene. Okay. Sabi ko po, humingi ako ng kapatawaran sa naipost ko dahil nabigla po talaga ako doon. Okay, sige po. Ano ba yung naipost nyo, sir? Napamura po ako noon. Minura nyo si Chairman? Hindi po, hindi ko po sila minura. Dinilit ko po kagad yung post ko po. Kaya nga po, ano po yung nakalagay doon sa post? Si napamura kayo? Ba't po kayo napamura doon? Kasi po, pinapunta po kami ni Chairman doon at saka ni Kagawad Marlene Telles. Nasa bahay po ako noon. At nagpapahinga na masakit po ang ulo ko. Agad po nila akong pinapunta doon sa Dalpan, sa May Divisoria po. Kaming limang tao. Pagkapunta po namin doon sa May Dalpan, nandun po yung si Kagawad Rowena po. At pinapila po kami doon sa May Bangkuan. Sabi po, hintayin nyo lang dahil yung 2K daw po ibibigay. Ano po yung 2K? Para saan po yun? Yung ayuda po ni Congressman Yulio Servio po. Merong 2,000 na ibibigay galing kay Congressman. After po no, sabi ni Kagawad Rowena, 1K na lang po daw maghahati-hati eh. Sa kaming limang tao. Paano makatiin yung 1K sa limang tao? 2, 4, 6, 8. Ah, tig to 200. Okay. Yung 2,000, bawat isang tao, naging 200 na lang. Hello, sir. Hindi ko po marinig, T. Carol, ali ka rito. Ate ka, naririnig ka. Sige, sounds. Sige. Ko na po kayo, sir. Ah, nainig niyo na ako. Okay, naawa na siya kay Carol. Biglang gumanding ano niya. So, nung matanggap niyo po 200 na lang, ano pong nangyari? Nawawala po kayo, sir. Nawawala po kayo. Ah, Rose, tawagan ulit. Para medyo maano tayo. Konting tayo. Okay, sige, game. Oy, Carol! Okay, sige. Hindi, pagkakaintindi ko, ang sinasabi ni Mr. Roca, pinatawag sila, lima sila, ginising sila ni Kagawad para papunta sa barangay sapagkat merong 2,000 per head coming from a congressman. Right? So ngayon, however, nung pagdating nila doon sa barangay, sa halip na 2,000 per head ang matatanggap, 1,000 na lang para sa kanilang lima, paghati-hatihan nila, at yun ay 200 na lang. Therefore, may nawawalang 9,000. Kasi 1,000 na lang eh. Tapos paghati-hatiin pa nila. From 10, dapat yan 10,000, 2, 4, 6, 8, 10. Lima sila eh. Opo. So, ang binigyan nilang 1,000. So, 4, 9 ang nawawala.
Yun yun. Siguro, because of that, nag-post itong si Mr. Roca. Opo. At pinagmumura niya si Kapitan. Pinagmumura si Kapitan. Opo. Okay. Chairman. Yes po. Yung pong reklamo ni Mr. Roca na pinatawag po sila ni Kagawad Rowena dahil meron daw pong... Hindi po ganun. Ano po yon? Hindi po ganun ang istorya, Idol. Ano po istorya, sir? Kasi po yung treasurer ko na si... Dati po siya Kagawad. Apo. Ngayon, naging treasurer ko na po, si Rowena Heliton. Apo. Meron po siyang organized na ayuda kay Congressman Serpo. Apo. Di ngayon po, nagbigay na po kami ng mga tao ron na pumunta na po ron. Meron pong isang tao ni Kagawad Marlin na pinapunta niya na hindi mabibigyan kasi wala pong valid ID ng government. Okay. So ngayon po, kumuha po kami ng tao na pwedeng pumunta ron. Yun nga po ang nakita ko, si Willie Roca, dahil nandun po siya sa may kanto sa labas, nakita ko, sabi ko kay Kagawad, Marlin, yun na lang si Lilith, yung Lilith po kasi palayaw niya. Sabi ko po, pumunta ka ron sa Delpan, sa bigayan ng pera, hanapin mo yung si Lolit na hindi makakakuha kasi walang ID. Ngayon, sa tagal po nila pumunta, hindi po sila umabot doon sa oras. So ngayon, hindi po sila nag-ano nung Lolit na papalitan niya sana para magbigyan ng prepay. Lima po silang tao na nagpunta ron na hindi po sila nagbigyan. Kaya sa galit nila, si Treasurer at saka sa amin, siya rin po nagsabi sa akin na gumawa siya ng post kasi sinisingil daw po siya ng tricycle na sinakyan nila na wala naman po sila nakuhang ayuda. Okay, Chairman, ang haba niyo po magpaliwanag. Chairman, in short, pinapunta niyo po sila doon para sa isang ayuda na pagdating nila, gumaso sila para sa tricycle, nag-effort sila, yung pala'y wala. Kaya nagalit, nag-post. Tama? Opo. I could have done the same thing kung sa akin nangyari yung Chairman. Ay, magpo-post din ako. Magagalit ako. Bakit hindi? Eh, pinagod mo ako eh. Sinayin mo yung oras ko eh. Di ba, sir? Kaya lang kasi, kinausap ko po siya kasi nag-post po siya ng hindi magaganda. Bakit hindi sila nakatanggap? Akala ko ba merong ayuda para sa galing sa isang congressman? Saan napunta yung perang yon? Ay, hindi po kasi sila nagbigyan kasi sabi nung treasurer ko, yung slot na natitira, may nakareserve daw po yun. Ba't pinakancel? Nakareserve niya raw po. Bakit nga po pinakancel? Hindi po ako nagpakancel. Doon, Idol. Yung... Okay, sige po. Yung ayuda galing kaninong congressman, sir? Kasi pwede namin i-verify kung talagang totoong pinakancel. Ah, congressman Yul Serbo po. Artista po yun eh. Sir, it doesn't matter kung artista o hindi. Basta't congressman eh, congressman. So, ayuda para sa lima. So, pinakancel na po ni congressman Yul Derbo na artista ka mo. At hindi sinabi kung bakit siya pinakancel. Ay, hindi po. Yung stop po ang nag-ano na wala na po kasi ng pondo, sabi ni treasurer. Okay, so itong treasurer nagsabi, wala ng pondo itong si artista. Hindi, yung slot po ron, nasabi lang po na wala na pong ano. Kaya nga, Chairman, magulo kang kausap, Chairman. Kasi itong limang tao, pinaasa nyo, pinapunta nyo, nag-tricycle pa at nagpagod. Pagdating doon, sasabihan lang na wala palang pera. Eh kahit na sino, Chairman, kahit na ikaw magagalit ka, di po ba? Hindi po ganun. Hindi po kasi ako nagpatawag sa kanilang limang tao. Si Lilith Roca lang po ang pinawag ko. Pwede makausap din mamaya, Chairman, yung inyo pong treasurer? Nandiyan ba? Opo, ito po. Nandito po. Sige. Treasurer Rowena. Magandang hapon po. Si Yul Serbo, ba't niya pinakancel yung ano, yung... ayuda na supposed to be para sa limang tao. Ganito po ang pangyayari. Hindi po sila kasali sa talagang slot for that a certain day. Bakit po? Ba't di sila kasali? Sabi po ng DSWD, ubos na po ang pondo. Sila, anong kinalaman ng DSWD? Akala ko ba kay congressman yung pera? Galing po yan sa DSWD, binagsak po kay congressman. Bakit magbabagsak ang DSWD ng pera sa congressman? Dapat ang DSWD nagbabagsak diretso sa barangay. Ah, hindi ko po yun alam, pero... yun nga po ang nangyari, ubos na po yung slot. Tinangakuan po silang lima na mabibigyan po sila sa susunod. Na nangyari naman po kahapon ng umaga. Okay, sige po. Ano po yung pinost ni Willie Roca? Naku, eto po. Babasahin ko po sa inyo. Pwede po po bang sige. Basahin? Pwede lang po yung mura. Sige po, go ahead po. Basahin nyo. Opo. Hoy, ikaw, Rowy, huwag nyo ugaliin na paikot-ikutin ang ibang tao sa kasinungalingan nyo. May mura. Mura po ito, Sir Tulpo. Okay, sige po. Mura, and then, tinatatawag ako ni Chairman Elmo at Kagawad Marlin Telles. Sabi, magpunta daw kami sa iyo kahit masakit ang ulo ko. Nagpunta pa rin kami sa limang tao kahit malayo yung lugar. Tapos, wala pa kaming mapapala sa pagpunta doon. Tama. Tinatawag niyo kami para kagurin niyo.
mura ulit. Mura ulit. Okay. Mga sira ulo kayo. So, sa tingin niyo po, ma'am... Pinangalanan po niya kami. Okay, sige. Yun po yun eh. So, ibig yun sabihin, ma'am... Yun po yung masakit dun eh. Mas, yun ang masakit. Araw-araw po, may post yan sa barangay. Hindi po namin pinapansin, pero pertaining, always pertaining to barangay official. Sinabi niya po mga pangalan niyo? Opo, yung mga pangalan namin, andito. Okay, sige po. Kahit na po halimbawa na napagod siya, wala siyang karapatan para murahin kayo. Tama kayo doon, ma'am, na magkari. I agree with you. Salamat now, po. At, I agree with you. Sinabi ko po sa kanila, huwag silang mag-alala. Magkakaroon po sila. Which is nangyari po kahapon okay. ng umaga. Nabigyan po yung apat. Siya po umayaw. Bakit po siya umayaw? Bakit? Yung pala, may binabalak na ganyan. Reklamo na po kami sa inyo. Okay, sige po. Yung pang apat, nabigyan po tigda 2,000 piso bawat isa. Okay. Wala po labis, wala po kulang. Okay. Mali po yung narinig ko kanina okay. na sinasabi niya, tigda 200 lamang. Mali po iyon, Sir Tulfo. Opo, ma'am. Now, ma'am, ito ngayon. Habang po siya po ay nag-apologize daw sa loob ng barangay, nirecord daw po yun at walang paalam, and then ipinost po sa social media yung kanyang pagsosorry nang walang paintulot from him. Now, that can be considered as anti-war tapping. Ito lang po ang masasagot ko dyan, Sir Tulfo. Siya po ang nagsabi sa amin na willing siyang manghingi ng sorry. Magpo-post pa nga po siya ng panghingi ng pagumanhin. Sabi po ni Chairman Elmo, di po ba sabi mo, wag na, hindi ka namin kakasuhan, basta mag-public apology ka. Ginawa niya. Okay. Tapos po, sasabihin niya, masama daw po ang loob niya dahil pinilit namin siya. Eh, naka-live na po kami nung nagreklamo po kami sa kanya. Naka-live po yun nung nag-public apology siya. Okay. Meron lamang po nagsunsol, sinabi po, magreklamo. Mr. Roca? Yes. Sabi po dyan kay Willie Roca. Okay. Naririnig ko po natin mga sinasabi niya kasi nung alingan, sir. Sir, nag-public apology ka, sir. Pinost nila po yung public apology mo. So, ano masama doon, sir? Wala po sinabi na ibibidyo nila ako ng live, sir. Hindi nila sinabi sa akin, sir, kaya ibibidyo nila ng live yun, sir. Ang sabi nila, gumawa ako ng sulat na ito post ko rin sa Facebook ko na manghihingi ako ng sorry. At saka po doon sa 1K na yun, lima po daw kami mag-ahati-ate. Kasensya na daw po doon sa lima. Tapos agad sa nawala yung 1K, nakauwi kami. Wala kami, wala po kami nadala. Yeah, idol. Huwag akong maniwala dyan. Nag-tri-scale. Okay. Wala akong unti mo tri-scale po. Naniningi sa akin. Marami akong testigo. Nagsunod po yung chairman. Nagsunod po yung chairman sa treasurer niya. Mr. Roca, habang kayo po ay nakipag-usap kay chairman sa barangay at tumingin ng sorry, alam niyo ba na nirecord kayo? Hindi. Sinabi ko nila, video po, opo. Okay. Pero hindi ko po akalain na nakalive po yun. Sir, ano ngayon, sir, kung yan ay pinost nila? Kasi sir, ikaw naman, minura-mura mo sila sa post mo. Di ba? Tama lang. Kaya po ako napamura nun, sir. Kasi naglakad mula kami dalpan hanggang pabalik dito sa Blooming Street, sir. Sir, tama lang na magalit kayo sa kanila. Pero yung murahin mo sila, sir, foul na yon. Pero ayun nga po, nabidipuma po din ka. Sir naman, sir naman, sir. Minura po. Sir, tama lang na sila po ay hingi ng public apology from you dahil nagmura po kayo. Yung pagmumura nyo, yun yung paghingi mo ng public apology. Sana, sir, kung hindi ka nagmura. Now, public po yung pag-post mo, kaya public din dapat yung apology mo. Ano masama doon? Attorney Garrett. Yes, sir. Etong si Mr. Roca, yes, sabi sa kanya, videoan kita, mag-public apology ka, hindi namin ito ipopost. And then later on, pinost naman. Meron bang libel doon? Meron pong kaso dito, Sir Rafi. Libelous po yung ginawa nila. Dahil po kailangan natin tandaan na minisrepresent nila yung sarili nila. No? Sinabi nila hindi nila ipopost and then later on, bigla nilang pinost. Yun. And that shows malice on their act, sir. Salamat, Atty. Garrett. Chairman. No problem, Sir Rafi. Apo. Nako, meron kayong libel dito. Cyber libel. Kasi walang pahintulot na i-post yung apology niya. Kaya ang usapan po, sabi ko, mag-public apology ka, kukuha lang ka namin ng, ng video, na live. Sandali lang, sandali lang. Medyo nalito ako dito ng konti. What is the essence of public apology kung hindi ipapublish yun? Mr. Roca. Bumayag po siya. Hindi ako pumapayag, sir. Bakit ako papayag dun, sir? Mr. Roca, sandali lang. Mr. Roca, pumayag ka. Na ikaw ay bibidyoan habang nagpa-public apology. Pero hindi ko po akalain na naka-live yun, sir. Kaya nga, sir. Pero pumayag ka naman public apology.
Hindi mo nga lang alam na naka-live yon. Tama, sir? Pinilit po nila ako, sir. Tinakot po nila ako. Pinilit po ako nila. Kakaspundo daw nila ako, sir. Na sinasabi nila sa akin. Kinulong po nila ako doon. Dinipain po nila ako, sir. Ah, ibang usapan sabi yan. Sabi nila meron pa. Tinatawag silang pulis, sir. Sabi ko, sige. Ah, ibang usapan yan. Okay, now we're talking. Po, Chairman. Po, tinatakot po nila ako. Dinipain po nila ako doon, sir. Chairman. Wala po tumatakot sa kanya, sir. Meron, sir. Para, siyempre, marami po ang aligigor. Yung lima doon, sir. Kami lang lima, sir. Tinatakot sila ako, wala po tumatakot sa kanya, sir. Utang siya, sir. Papa-interview mo doon sila, sir. Dito po ako natutulog, sir. Tatlong araw na, sir. Mr. Roca, anong gusto niyo mangyari? Gusto ko po sila makaalis, sir, at makulong sa ginawa nila sa akin, sir. Ako po muna magsalita, no? Pwede? Ito yung take ko. Si Mr. Roca na abala rito. Karapatan niya na manggagalaiti siya at mag-post siya para ibuga yung kanyang sama na loob. Pero wala siyang karapatan dun sa post niya na siya ay magmura. Since yung post niya was done in public, kahit nasabi niya na mura, then it's just proper and right for those aggrieved party na yung mga taga-barangay para humingi ng apology sa kanya to be public as well. Nag-gets niyo? So, panta yun. What is the essence of asking for a public apology kung hindi naman pala yun ipopost, kung hindi to be made public? Ano yun? I-record kita. Mag-public apology ka, record kita, and then itatambak ko na lang, i-archive ko. That is not public apology. Come on, naglulokohan tayo rito. Nagagamit itong programa sa kabubuhan. Kabubuhan na to, Carol Odette. Kabubuhan na to. Ginagawa natin yung bobo na lahat ng tao rito. Ba't din yung in-screen itong mga sumbong na ito? We're wasting a time. I'm sorry po. I think people are taking advantage of this program because you guys are not researching. Now, pasensya na po. Now, what is the essence of asking for a public apology if that would not be recorded and not to be published in public? Ano yan? Para i-archive lang? That is not a public apology. At hindi patas. Nag-post ka na minumura mo yung barangay in public and then hihingi yung barangay ng public apology from you and then i-archive lang? Tapos gusto mo magdemanda sapagkat meron ka narinig sa lawyer, sinabi ng lawyer, libelous. Go ahead magdemanda ka, hindi ako sasama. Although may mali nga din talaga yung barangay dito. Sinayang nga yung pagod. Nandoon na tayo. Loko-loko rin yung barangay. The minute he crossed the line, itong ginawa ni Mr. Makinig kayo mga ano ha, kayo mga researcher dyan, maging ikaw, Shari. The minute he crossed the line, then there's the problem. Yun yun eh. Tama lang yun, magpo-post siya, at ilalabas niya ang galit niya. Chairman, niloko niyo ako, inuto niyo ako. Chairman, ano bang pinanggagawa niyo? Grabe naman kayo, Chairman. Sobra naman yan. Di ba? Bastos naman kayo. Things like that, pwede. Pero once you said, PI ka, that's a different story. Now, kaya siya pinapahingi ng apology because of that PI. And now, this guy would like to file a libel case. For what? Think of it. Magpapile ka ng libel case, when in fact, ikaw ang una nag-libel barangays na minumura mo. Pwede siya mag-file ng case dahil siya sa public attorney's office. Dapat yung mga kaso tinatanggap natin, yung mga kaso talaga may katuturan. Pareho may kasalanan eh. Di ba? Yun talagang to, sobrang inosente. Chairman, makinig ka, Chairman. Apo. Kaya naman kasi, huwag nyo kasi pinapagod yung tao. Hindi po siya pinagod. Hindi, Chairman. Chairman, bakit? Sandali lang, Chairman. Chairman, the fact na pumunta siya doon sa barangay hall, ibig sabihin, may nagpapunta sa kanya. He's not gonna go there for nothing. Ba't siya pupunta ron? Ano siya, si Raulo? Pumunta siya ron dahil may nagpapunta sa kanya sapagkat sinabihan siya na may pera. Umasa itong tao na may pera doon. Kaya rin kayo namura. Kaya nga po, hindi lang po naibigay kasi naubos na po yung pondo. Kaya pero, napagod siya doon. Yun nga yung dahilan kung bakit siya nagalit. Kasi nga po, naubos yung pondo. Kumbaga pinagod siya. Pero ang binagod sa dala, pero bumawi naman si Chairman. Ang sinabi ni Chairman, a few days later, pinabalik yung mga hindi nakatanggap, nabigyan ulit. Tama? Nabigyan. Opo, para baka magkaroon po sila. Para makabawi. So yung mga hindi nakatanggap ng mga araw na pinapunta, hindi naman nasayang ang punta nila dahil the following day, naibigay din yung pera sa kanila. Opo. Clear. Pero itong isa, ayaw niyang tanggapin. Oo, kasi nga po, magpapayang araw po siya ng ganyan. Kasi magsusumbong siya at magpapayal ng kaso. Opo. Nagamit yung programa. Eh di ba, ba't hindi na niya tanggapin yung 2,000? Bibigyan naman pala din sa kanya, okay? Kaya nga po eh. Kasi lahat naman nakasama niya, nabigyan na po lahat kasi pinakakuha na nga po namin. Wala na po kasi maibibigay kasi naubos na po ng araw Chairman, na yun. Chairman, sapat na sa akin yun. The fact na the following day, yung po mga hindi nabigyan, dahil wala nang puno na yung slot, nabigyan sila later on. Opo. Yung iba nabigyan pero siya, hindi niya, bibigyan sana siya pero hindi niya tinanggap.
Ayaw niya po eh. Okay, sige po. Okay na po yun. Hala, Carol, ganito. Carol, ganito. Para ma, hindi masayang ano ko. Ito po kasi napapansin ko, as we go by, parami ng parami, yung mga taong sublime naman talaga, may kasalanan naman talaga sila. And yet, nagpupumilit, magsubok, gamitin yung show to get something supposed to be out of nothing. We're being used. Kaya nga itong sinasabi ko po sa inyo, na we have to be very careful kasi nagagamit lang tayo. Marami pa mga tao dyan na karapat-dapat natin matulungan na lumalapit sa atin, nagpapadala po ng mga messages sa PM natin na talagang they need help as opposed to mess sublime naman talaga sila. Why would we entertain these people na sublime na they just want to use our program so that they want to gain something? Bibigyan na pala ng 2,000. Oh, napagod ka nga, sige, nagmura ka. Oh, sige, kinabukasan, ito na yung 2,000. Ayaw mong tanggapin. Kasi nga, pupunta ka sa Rafi Tulfo para ikaw ay tulungan, madimanda, at kapag nagkaroon ng demanda, palagitnaan ng kaso, magkakaroon ng aregluhan, mas malaki nga kaysa 2,000, baka maging 20,000 ang aregluhan yan. Nagamit tayo. We have to be very careful. Kailangan balansin din natin. Hindi lahat ng pumupunta kasi dito ay talagang karapat-dapat tulungan. Next time, ikaw rin yung sasayaw. Huwag na. Oh, nag-aaway pa rin yung dalawa? Nag-aaway pa rin. Kayong dalawa, last. Punta yung dalawa rito. Para, sige. Kahit kayong dalawa, para pag-ayusin natin to, pag-ayusin namin. Dalawa kayo, pag-ayusin. Okay, sige. Kayong dalawa, ni Carol. Shake hand, shake hand. Sige, Carol. Okay, sayo. Ayun, ang bilis ko pagbatiin sila. Kanina kasi doon, parang aso't pusa. Kayang batiin na. Hindi, ganun kami dito. Mabilis ko kami magalit dahil very stressful naman po talaga itong trabaho namin. Sa totoo lang po. And we like doing this. Saray po kami. Pero pag nagalit kami, mabilis din ko po kami huminahon. Tulad yan. Kalma na. Kalmado. Kanina, narinig ko nagsisigawan sila. Biglang kumalma. To God be the glory. Mabuhay tayo mga Pilipino. Dito po sa mga videos namin, para makatanggap po kayo palagi ng notification, pindutin niyo po yung subscription. Okay. Pag pinindot niyo po yung subscribe, pipindutin niyo po yung bell. Okay? Pag pindot niyo yung bell, meron pong tatlong option doon. Piliin niyo po yung all. Kasi pag pinili niyo po yung all, lahat po ng videos namin, matik, makatanggap kayo. Kasi tatlo yun eh. Meron yung personalized, meron pa yung isa, meron pa yung all. Doon sa all. Okay?